kasuhan man nila si Ender, di kasuhan nila. Hindi naman makulong yan. Hindi talaga makulong yan. Kasi patayin mo yan, mag-uendabaw yan. Ako, I have full faith. Inday. Kaya niya yan. Anak ko yan eh. Kilala ko. Sir, may mga nag-comment na po sa social media na people power na lang daw po. Hindi, wag. Alam mo, dumaan ako pagka-presidente. Not for anybody, not for anything else. Meron tayong problema, malaking problema, sabi ko, insignificant yung nangyari dyan kay Lopez pati kay Inday. Binata man yung trit-trit, patay-patayan, patritong lukulukong Malacañan, ang problema ng isa pa dyan, yung National Security Advisor ko noon. Gusto nila ipalabas na palalabas yung mayor na nagnakaw ng pera si Vice. Yeah, wala pa ngang audit eh. Gusto na nila palabasin ganon. Tama yung kay Inday. Because according to her, sabi ni pasinsya ka na dyan. Kaya ikaw yung forerunner sa presidency. Gusto ata na ni Martin maging presidente. So, ang tingin ko ang mas mabigat na problema na dapat malaman ng Pilipino is nag-hemorrhage ang country. Pati yung PhilHealth nga na hindi sa gobyerno, contribution natin yan kasi kung magpa-ospital ka, noon yung may pambayad ka, depende sa ano mo, kategory yung rates mo. Yun ang ano noon, yung 16 billion na nilipat nila. That is the most dangerous at dapat putang inestapa yan. Ginamit mo yung pera ng ano? And even Congress cannot do that. Trust fund yun eh. Galing inyo yun. Ako pati akin. Contribution yun natin para pag nagkasakit ka ng cancer, uterus, may pagpapaukira ka. Ang ating PhilHealth funds natin lahat, ha, was about 8.9 billion mag 89 billion. Of that 89 billion, 27 na lang nawala. 27 na lang ang natira. Bakit nila pinakialaman? Ang gobyerno na ito, walang project. Wala kang nakikita ng project. Maintenance na lang. Kasi ayuda, ano yan, akap, ayuda. Tupad. Yun, naubos doon. Naubos ni Romualde sa, kasi Romualde, congressman lang, pero left and right ang pamigay niya. Oh, may tag 5 mil kayo ngayon. Nakita ko sa CTV kagabi. Pera natin. Sus Mario Josep Ginoo Romualdez. Oy. Sa mga trabahante yan, mag-housing loan ka, ito, kinuha, binigay para ayuda. Ang SSS, kinuha rin 62 billion. Private rin yan. Para sa mga empleyado, LBP, 62 billion. DBP, 62 billion. Kaya yung sa sundalo, pati yung retirement, nila patay yan. To all Filipinos now listening to me, punta kayo kay Marcos lahat. Tignan natin kung anong mangyari. Mga Pilipino,
nakikiusap ako. Punta kay Marcos kay wala hindi kami nakipag-contest kay Marcos. Kaya na ba yung kagkaso kay Quilianes after the Qualcomm hearing? Kaya nga. Alam mo, pinapakita mo ng bangko, fake talaga yan. Hindi ka makakuha ng... Kung makuha ka ng sa bangko na ng papel, bawal rin yan. Ngayon, kung balandra mo, bawal rin yan. Ipinasok mo doon sa Quadcom, use of falsified documents, and other crime yan. Sinday? Ay, kay Giligayan, ang Inday impeach nila. What happened to your confidential file, supposedly, without? Well, it was spent properly. But why is she not answering the Congress now? Confidential nga eh. Bakit patawagin ng confidential kung... Pero yun pa sa yung issue na ginamit. But you kept mom about it all along. Hindi, lahat yan sila. Patay yan si Martin Romaldez. Huwag binawa ng bilyon yan. Buksan natin lahat. Huwag na lang muna yung ibang... To, yung ibang ngayon, yung this year lang. Tapos, pagkatapos, buksan natin next year. Buksan ang Congress. Ang Congress man, hinamong ko ba sila? To open your books. Ang sagot naman ito ni Trillanes, open your bank account. Makihati ka pa sa putangin ng pera ko. Ang hindi ino-audit, Office of the President, pati Office of the Speaker. Military, wake up. You are oppressing people and you are spending our money like water. Pati kami in the coming days, mawawalaan kami ng aming retirement, magalaw. Hindi kami sasali ni sa inyo. Sabihin lang nga niya, Sir, huwag mo kaming isali. Pati kami, ang mga asawa ko nagtrabaho sa gobyerno, nakataya. Tingnan mo naman yung pera. Kinuha ninyo sa GSIS, PhilHealth, 89... Pinagbili nila. Saan itong pera? 25 tons of gold reserves natin, sold amounting to 129 billion. At least sa Congress, kung may resolution, tapos a bill that would correspond with it, there is an explanation of how the money is going to be spent. Pero ito, paano ito ngayon? Sila lang nakaalam nito. Yung Maharlika, sila lang nakaalam nito. Walang participation ng people dyan pati ito. So, ganitong 25 tons. Alam ba ng military yan? Hindi sabihin nila, kung wala di, hindi na kami sasali ng laro ninyo. In fact, si Inday nga nagsabi na tulog-tulogan yung chief of staff. Paano daw makakatulog yung AFP chief of staff? Matagal na siyang natulog. Alam niya yung commander-in-chief niya na Gudruga. Noon pa yan, alam na ng lahat. Baka siya lang ang hindi. Ang mga polis. Kami ang taga Davao, alam namin si Lagdameo nagdodroga. Kasi kasama namin siya palagi dito sa diyan kay Pedro. Kaya yung sipo ni mag-usap kami, yung sipo ni Lagdameo magtulo yan. Hindi niya alam nagtulo yung sipo niya. Minsan gano'n na lang yan.
Alam ni Marcos na siya aglag da mayor durugista. Alam ni nilag da mayor na durugista. Magkasama yan sila sa hit-hitan. So, another appropriate question would be yung ito with sincerity. Kayo bang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? Alam ninyo kumana, tanungin mo lang yung Presidential Security Command. Puro military man yan. You did not go far. Yan mga tao ninyo sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? The right to be heard, the right to be informed. Importante yan. Constitutional provision yan, Mr. General sa military. And the right of the people to seek redress of grievance. Kayo lang ang makabigay niyan ngayon. Mr. Military, give us that right. The right of information that is true and correct. The right of redress of grievance. And the right to protect us. Challenging Brown Lena. Be short of challenging Brown Lena to happen. Wala akong tina-challenge. I don't have challenge to anybody. I'm challenged to the military itself. The whole of the military, kasi sila ang supposed to be protector of the Constitution. Now tell me, kung protector sila ng Constitution, are they willing to still protect the president who is a drug addict for another 4 years? At kung sabihin mo hindi nila alam, address sabihin ko, wag tayo magbulahan. Alam ninyo yan noon, alam ninyo ngayon yan. Sabihin lang ninyo, kaya kung ganun na lang, sabihin ko sa lahat ng mga bata dito sa Pilipinas, guys, follow the president. Start smoking marijuana and graduate sa Cebu. Eh, yung presidente, ganun. The best example is ganun. But people are looking up to you as a patriot and nationalist. Ikaw yung hindi. And then, people looking at me because that president is silent. Kita mo lang siyang ginawa. Dapat at first stage pa ng laalitan, sandali.